10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, dyan na pala kayo mga buddies. Napanood nyo na ba yung una kong SK vlog tungkol sa streamers at iba pang mga guide at tips na rin sa paano nga ba magsimula as aspiring streamer? Siyempre, hindi na namin makakalimutan yung mga pinangako namin, vlog for the day. Ngayon na nalaman mo na kung saan ang forte mo, alamin naman natin yung mga bagay, equipment, at kung ano nang pang dapat yung malaman about sa pagiging streamer. For today's SK vlog mga buddy, pag-usapan muna natin yung mga sulit na setup na pwede nyo magamit. Tara, samahan nyo ako. Kung ngayon ka palang manonood ng SK vlog namin, make sure na na-like mo na tong video mga buddy, nakapag-subscribe ka na, and na-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa natin mga videos. Also buddies, we are giving away ng Pulus PKT 3023. And for vlogging kit yung mga buddy, and also we are giving away an RC drone 8807 to our two lucky subscribers when we reach 1,000 subscribers. So, watch our SK vlog until the end and to know more about our mechanics, mga buddies. And also, don't forget to include the following hashtag, #SKBuddies kapag isa-share nyo yung mga buddy. Next. And syempre, don't hesitate to leave your comments na rin, mga buddy, kung may gusto kayong malaman or ishare sa amin para mapag-usapan natin sa mga susunod pang mga SK vlog. Eto na nga, nandito na naman tayo, mga buddy, sa panibagong episode ng SK vlog. Nalaman na natin yung isa ka ba talagang live streamer na tulad ko or pre-recorded streamer na katulad ng mga vloggers diyan mga buddy. Ngayon, isa-isay naman natin yung mga bagay na kakailanganin mo para makapagsimula sa pag-i-stream. Simulan na natin sa mga gamit for live streaming mga buddy. Una na dyan ang gagamitin mong computer. At hindi natin yung tokay dito mga buddy, yung mga computer na may mababang processor. Siyempre, yung mga ganyan, walang paglalagay niyan ng mga for streaming application like katulad ng mga OBS and Streamlab, kasi pag mababa yung processor mo or yung proxy mga buddy, dun magkakaroon ng stuttering or lag and mababa yung FPS. Pero stay tuned lang kayo mga buddy, pag-uusapan natin sa mga susunod na mga episode. I-mail lang muna natin yung mga simula para easy na lang sa inyo sa mga susunod. Kailangan mo ba ng CPU mga buddy or mga specs? Sa next vlog natin ang pag-uusapan. Para mas ano mga buddy, mas marami pa kasi tayong pag-uusapan ngayong mga gamit. Dadating din tayo dyan, kaya stay tuned lang kayo. After CPU, syempre monitor. 4K ba dapat? UHD? Tsaka na yan natin pag-uusapan. Abangan nyo yan sa mga susunod pa natin mga SK vlog mga buddy. Next naman is yung cordon. Cordon na dapat compatible tulad ng mga HDMI o VGA. Power supply, para sa CPU at para sa monitor. Kung gusto mo nang parte-partehin ng mga bili kasi medyo kapos ka sa budget, pwede rin naman talaga yan. Kasi yung iba ng mga medyo rich kid, isang bagsakan na yan, 20K, 30K, up to 50K. Pero, di nila alam yung mga parts nun kung paano ba ikakabit, kung para saan ba talaga yan. Kaya, much better, advantages din yung pagbili ng bike parts kasi mas malalaman mo kung para saan ba itong ikakabit niya ng processor, para saan ba yun. Kung para saan ba itong motherboard, di ba malalaman mo? Pero yung disadvantages dito mga buddy is pag nagkamali ka ng kapit, hindi magbuboot yung computer. Kaya stay tuned lang kayo kasi papaliwanag namin lahat na yun sa mga susunod pang episode. Kaya yun, load lang muna kayo ngayon. Basta ingat lang muna tayo mga buddy sa mga scam kasi mamaya yung nabili mong 20K, 20K na pesos sa 20 kilo lang pala ng baboy ang alaga, di mo na mabenta, syempre, pag may mga veterans na sa mga specs, talagang mababa lang yung tingin nila dyan. Tsaka, di mo rin magagamit ng maayos. Kaya, manood ka lang muna mga buddy. Antay muna natin yung bawat SK vlog namin para hindi ka maloko ng mga nagbebenta dyan yung mga scammer. At para magkaroon ka naman ng mga kaalaman about dito and sa mga specs. Promise yan mga buddy. Ine-next namin yung mga specification at hayaan ka na namin bumili. So ngayon, stay tuned lang muna tayo. Huwag muna tayo impulsive, mag-research lang muna ng ilang linggo or buwan para sa mga gagamitin mo kasi ganun yung ginawa ko buddy, nagsimula muna ako sa pag-research talaga, isa-isa mo muna kasi eh pinaka iniiwasan natin yung mascam kasi pinag-ipunan mo yung pera tapos
doon lang mapupunta, maluloko ka pa, edi sayang lang lahat, diba? Kung marami ka namang pera, go lang, bili lang tayo mga bali. Basta, make sure lang natin na ayun, maayos, maganda yung klase ng mabibili natin. Siyempre, mahirap talaga yan kasi pag naloko ka, sayang lahat, diba? Next na tayo mga buddy. Yung mga devices naman na kailangan mo para magkaroon ng magandang setup tulad ng gaming keyboard. Ayun talaga pinaka the best din. Siyempre, isa sa mga pinaka ginagamit yung gaming keyboard. Ibibilan natin dyan ang mga gaming keyboard. Lakas mo ka gamer kapag ganito yung mga keyboard na setup mo. Tipong kahit wala kang laro, okay lang. Yung tipong kahit RIB o Y8 lang yung nilalaro mo, sulit na sulit na. Siyempre, kumbaga parang binili mo yun eh. Tsaka parang nakagana kasi may kulay yung ano mo, yung setup mo, tsaka nakakagana talaga pag may mechanical or gaming keyboard. Syempre, dapat hindi lang para doon yung mga body. Kung ganitong keyboard at setup yung binili natin, siguraduhin mong hindi masasayang. Syempre, dapat hindi talagang masasayang lahat ng yun kasi dapat talagang pang extreme game para solid at solid talaga yung pang mechanical na keyboard at pang, kasi binili mo yun eh. Dapat may paggagamitan ka at pang sulitan talaga. Iba't ibang klase din ng mga gaming keyboard, mga buddy. Merong steady lang ang LED. Meron din namang, alam mo yun, parang papalit-palit. Kada type mo mag-iiba ng kulay, mag-iiba ng kulay. Kada keys, mag-iiba ng kulay. So, paano ba natin ma-differentiate ang office keyboard sa gaming keyboard? Unlike kasi sa office keyboard, mga buddy, ang mga gaming keyboards ay mga mechanical keyboards, mostly mechanical keyboards. Bawat keys ay may smooth na typing experience, maingay nga lang pero solid, talagang damandama mo, lalo pag gamers ka, parang kasabay ng pagpindot mo, pagtibok ng puso mo. Ganun yung mga gamers, mga buddy. Kasama na rin dito yung mouse kapag bibili ka, lagi silang set or bundle. Pero kung nagtitipid ka, minsan may nabibiling hiwalay na mouse, kaya kung tipid-tipid ka, isa-isa lang muna. Susunod naman ay mga gaming headphones, mga buddy. Yung tipong sakop talaga siya, sakop yung buong tenga mo, tapos wala ka ng ibang marinig na kung ano. Tinatawag ka na pala ng nanay mo, may sinaing niya, sunog na. Pero di mo marinig kasi grabe, solid, talagang malalaki. Comfortable rin naman yung mga phone kasi talagang di mo maririnig. Make sure nga lang na dapat nilinisin natin yun regularly para iwas tayo sa mga amoy. Good old days sa mga computer shop, solid yung mga amoy, mga buddy, kasi sobra, yung amoy, hindi ko na sabihin, basta solid yung amoy. Kung relate ka mga buddy, comment lang dyan yung mga shop, computer shop experience natin para babalikan natin yung kung baga parang magpa-flashback tayo. Siyempre matatawa na lang tayo pag nababalikan natin lahat ng yun. Yung mga ganong headphone mga buddy, may microphone minsan, pero kung medyo mas gusto mo talaga ng quality ng microphone, yung mga tulad ng mga sikat ng mga streamers, either yung mga lavalier na microphone na medyo mahaba, yung mga tipong mga 1.5 meters o di naman kaya yung mga condenser microphone na medyo pag nakaluwag-luwag ka na kasi makaganda rin talaga yung condenser. So ano ba yung kaibahan nila mga buddy? Sa lavalier na microphone kasi, pwede siya sa mga streamers na nakaupo at ay gumamit ng microphone ng headphones nila kasi parang may ilang sila. Kaya yung iba, nandito nakasetup, di ba may mahaba pang ganang angle, tapos yung microphone nandito. So, talagang nalilito sila sa mga ganun, kaya gusto nila ng mga ganung microphone. Siyempre, clear naman yung sounds at may noise reduction na rin. Tsaka portable kasi para sa mga, para lang siyang earphone talaga. Sobrang comfortable niya. Sa condenser na microphone naman mga buddy, yun kasi talaga malino talaga yung tunog. Yun, as in kuwang-kuwa yung boses mo, yung totoong boses mo. Parang ang ano, parang ang artista sa sobrang lino ng boses or parang ang DJ na talagang solid yung boses buong buo. Medyo may kamahalan niya talaga siya, pero yung quality naman mga buddy, sobrang sulit. Kung medyo ayaw nyo naman ng dalawa, pati nung headphone, kasi nga dahil na trauma kayo sa computer shop mga buddy, edi mag-earphone. Pwede tayo mag-earphone na lang kung talagang ayaw nyo ng microphone. Pwede rin naman yun yung mga buddy, yung mga earphone na microphone. Kung mobile yung mga lalaroin natin, kasi syempre magaganon ka, dapat pang mobile lang talaga. Pero kung PC gaming talaga yung labanan o may mga iba pa kayong gagawin sa mga for live streaming, much better yung mga sinabi ko, yung mga gaming na, pang gaming na microphones, yung mga lavalier at condenser, ayun dapat talaga gagamitin natin. Second na dala sa tayo mga buddy, para sa live streaming setup na, ay yung mga camera, could be a web camera o di naman kaya yung mga digital camera mga buddy. Kailangan nyo nga lang ng connector kapag DJ camera na.
Tapos micro HDMI to HDMI na tayo mga buddy para maging device ng computer niyo. Ayun yung gagamitin yung camera sa computer. May lalabas na device doon. Tapos kiklik nyo lang yun. Ayun na magiging camera nyo na yun. Also, i-make sure nyo na rin na yung digital camera mga buddy ay mataas na ang camera MP para sulit talaga yung tipong kuwang-kuwa yung mukha mo kaysa sa web camera para mas malino yung resolution at yun, mas kitang-kita ka talaga yung tipong pati yung alikabok sa mukha mo, kitang-kita. So yun, sa susunod na SK Vlog, pag-uusapan natin lahat ng yan mga buddy, kaya stay tuned lang tayo. Ayun, panguli na tayo mga buddy, sobrang bilis lang. Sa panguli natin pag-uusapan, ano pa nga ba? Paano ka magla-live kung wala kang internet connection? At dahil sobrang mabagal at pabagal pa ng pabagal yung internet ng ating bansa, mamili ka na lang mga buddy kung sa mabagal o sa pinakamabagal ka ba. Kasi hindi na ako magbabanggit kung sino-sino yun. Kasi yung tipong yung Mbps dito sa ating bansa, napaka wala-walang panalo sa mga tulad na. Hindi naman sa pag-compare pero napag-iiwanan tayo lalo na sa internet connection. Tapos na tayo sa PC mga buddy at devices ng live streaming. Punta naman tayo sa mga gamit sa pre-recorded streaming. Actually, medyo may similarity naman talaga. Kailangan mo rin ng PC, hindi na natin kailangan ng gaming keyboards at gaming headphone na talagang hindi na natin kailangan pag sa pre-recorded. Pero yung pinakakailangan natin dito is ang microphone. Mas suggested namin dito yung lavalier since pre-recorded streaming. Yung gagawin natin, kumbaga parang i-edit pa to at mas pupulido pa. Pwede pa natin mapulido yung boses mo pag ginamit natin yung lavalier. Pwede rin naman condenser microphone para mas malino talaga mga buddy. Yung tipong less edit na, sobrang bilis na lang. Tipong pagka-record nyo, diretso update na di wala nang edit ng boses. Kumbaga ikapat na lang yung mga pagkakamali sa mga video. So yun, eto. Sa camera nagkakatalo ang live streaming at pre-recorded streaming. Ito mga buddy, pre-recorded streaming na nga, titipirin mo pa ba? Pag nakaipon-ipon na tayo mga buddy, gastusan na natin. May mga action camera naman na high resolution o kaya mga digital camera mga buddy. Pero mas the best talaga, pinaka the best kung kakayanin mo mag-DSLR. Yung pang pre-recorded mo na, yung pang pre-recorded na talaga nag-video. Lahat ng yan, himay-himay natin mga buddy sa susunod natin mga SK vlog. Kailangan mo rin pala ng mga SK buddy, kailangan din natin ng editing software para sa live streaming at pre-recorded streaming. Nasabi na namin yan kanina mga buddy, pero sige. Kailangan mo ng OBS o Streamlab, syempre pang, yan yung gagamitin mo pang stream. Games kung mag-game stream ka, Adobe Creative Suite pang edit, katulad ng Adobe Photoshop Premiere, Audition, or After Effects. Ayan mga buddies, sa next vlogs, marami pa kaming mga utang na specification, kaya ihanda nyo na yung mga sarili ninyo sa sobrang umaaktibo na nga yung mga sinasabi ko, talaga na-excite na ako as ayun, magpapaliwanag sa inyo, na-excite na rin kami na ituloy natin yung mga episode mga buddy. Oy, wait lang, naglalaro tayo kasi kanina naglalaro tayo. Muntik na namin makalimutan to be qualified for the raffle of PKT3023 and RC Drone 8807 mga buddy. Simple lang. Simple lang gagawin natin. Just subscribe on our YouTube channel and hit the notification bell. Share one of our SK vlog with a hashtag SK buddies. Take a screenshot mga buddy of both YouTube channel subscription and share post and message us on our Facebook page at Steve Gun Marketing or SK Technologies. Again, SK Buddies, don't forget to share today's SK Vlog sa inyong mga social media accounts. You may also visit our website at stevekyle.com.ph. Like and follow us on Facebook at Steve Kyle Marketing and SK Technologies. And huwag na huwag talaga natin kakalimutan yung ilagay yung hashtag SK Vlog. Nagustuhan mo ba ito mga buddies? Like mo na, subscribe ka na rin para sa mga susunod ba natin mga SK Vlog. Hindi ka na mahirapan maghanap ng mga by episode kasi by part yung gagawin natin. Yon mga buddies, there you have it. Salamat sa pag-tune in sa ating today's SK Vlog. Don't forget to follow Steve Kyle Marketing and SK Technologies on our social media accounts. Again, this is your SK Buddy Carl. Thank you for tuning in and yon, see you next time. Bye-bye!